Hello guys, si Dexter to at welcome sa ating Mir4 Skill of the Day Arbalist Series. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Arbalist Skill na Quick Shot at gaya ng ibang skills, nagsistart ang tier nito sa tier 1 papuntang tier 10 at nagpapalit o nadadagdagan ang special properties niya sa tier 5, 8 at 10. Ito ang itsura ng Arbalist Skill na Quick Shot. O kung mapapansin nyo yung description niya, yun nga, nagbato tayo ng countless arrows na rapid shooting ang paglalabas nito. At sabi dito, makes enemies helpless. Bakit nga ba ganun ang kanyang description? Ito kasing quick shot na to, merong effect when hit at saka effect over time na tinatawag. Ngayon, itong effect when hit, ito yung sinasabing kapag markado daw or marked ang ating target, may extra bash and damage boost tayong nakukuha na 50%. So, iko-compare natin yun ngayon. Ito yung damage kapag wala pang mark yung kalaban. Ito naman yung damage kapag may mark yung kalaban. So kung mapapansin nyo, may significant nga na pagkakaiba ang damage ng markadong kalaban versus wala. Ang next na tanong, paano ba natin makukuha or matitrigger yung mark na damage or mark na status na yon? Para matrigger ang mark na status, kailangan nating mag-set up ng ibang skill na tatama sa kalaban. Ano-ano ang mga skill na to? Para sa Arbalist, para madali nyo na lang matandaan, hanapin nyo yung mga skill na kulay green ang picture, kagaya ng Pain Strike Gale, makikita nyo, marked for 5 seconds, Flash Arrow, marked for 5 seconds, at itong Venom Mist Shell na may marked ulit na status for 5 seconds. So ito ulit, ang Pain Strike Gale, yung picture na may paa, ng quick shot combo. Ito naman yung flash arrow at quick shot combo. At ito naman ang venom mist shell at quick shot combo. Ngayon, tignan naman natin tong effect over time na sinasabi. Ang sabi lang dito, kapag nagagamit daw natin lahat ng skills natin, nagkakaroon ng focus at itong focus na to ay nagsastack ng 10 beses sa ating character. So, if exceeding daw ng 3, 6 at 9 stacks ng focus, may additional na weakness analysis na effect itong binibigay sa kalaban natin at ang nangyayari dito, yung critical ay nagiging plus 50, 100 at 150. So, ang ibig sabihin po nun, kung 10 at nag-exceed ng 3, may plus 50 na critical na naibibigay sa character natin. So, pag tumama sa kalaban yun, mas masakit. And then, consecutively, yung 6 exceeding sa 10 stacks, etc. etc. ito tumataas. So, itong focus mode na to, nawawala daw ito kapag tayo ay nag-switch sa non-combat mode o kaya tayo ay nabigyan ng knockdown, stun, o blind effect. So, nawawala doon yung focus at weakness analysis. Ngayon, gaya ng sabi natin, ang tier 5, 8, ay 10 ay nagbibigay ng dagdag properties, no? So, una sa lahat, sa tier 5, makikita natin, naging 65% na ang dagdag na bonus damage dito. At sabi dito, upon successful critical na hit, yung skill attack damage ay nabibigyan ng plus 10% bonus. At ayun, all attack damage boost against bosses, may 25% na. So, kung mapapansin nyo ngayon, ang requirement para tayo ay makapunta sa tier 4 at tier 5, di ba? From tier 4 kasi, ang kailangan lang natin, ganyan, yung regular na skill tome. Example yan. Pag mag tier 4 na tayo, ayun na yung specific na rare na skill tome na ang kakailanganin natin. Ayan na, o rare quick shot skill tome. And another, kapag nag tier 5 ka na. So, ano pa ang pwedeng ibigay sa atin ito? Ito na, yung effect over time pa rin, nandun pa rin po siya. So, naturally, habang tumataas ang tier ng ating skill, tumataas din yung effect ng damage dito, syempre. Pero,
Kaya ng sabi natin dahil tier 8, may nadagdag na naman na property dito. Bukod sa nadagdagan yung damage dito na binibigay nilang bonus, meron ulit dito na when in darkness, 20, 30, and 40% chance to trigger curse and 100% chance plus yung silent success chance na nasa character mo, di ba? Depende sa mga items na suot mo, spirit, etc. So, merong kang chance na ma-silence for 4 seconds yung kalaban mo. At depende ito sa number of darkness stacks na meron dun sa kalaban. Ngayon, saan naman makukuha yung darkness stack na ito, di ba? So, bababa tayo dito sa isang skill ulit natin, yung kulay green ulit, which is yung Venom Mist Shell. Meron po siyang darkness effect dyan. Another source ng darkness, ito 10 seconds naman, galing sa flash arrow, pero kailangan mong mapaabot siya ng tier 8. So, ano nga ba itong ibig sabihin ng silence? So, pag pinindot natin itong effect, info dito, sabi niya, unable to use most skills for a set duration. Malakas na skill yon kapag hindi makakagamit ng skills yung kalaban mo. At finally, ilan ba yung talon from tier 8 to tier 10? Well, makikita natin dito, no? Yan, tier 9 and tier 10. So ayun, from 80% naging 100. From 20% yung critical skill attack damage boost naging 50 at yung boss damage from 50% naging 100%. So ang layo nun plus yung darkness na sinasabi dito 20, 30 and 40% chance to trigger from that naging 40, 50 and 60 na matatameme ang kalaban natin pag tinamaan itong quick shot. Meanwhile, yung weakness analysis natin magiging plus 50, 100 at 150 pa rin, walang pagkakaiba. Anyway, ayan po ang ating Mir4 Skill of the Day featuring Quick Shot from the Arbalist series. Sana makatulong po ito para mas maging familiar tayo sa mga skills na gamit natin or gamit ng mga kalaban natin. I'll see you again next time and stay tuned for the next video. Bye-bye!